Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa ika-anim tayo na linggo ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng ating pong Jesus Nazareno. At una sa lahat, magpasalamat ako sa Diyos. Magpasalamat ako sa inyong pasalamat ako kay Padre John Siscon at kanyang mga kasamahan at ang mga merciful missionaries of St. Joseph at lahat ng mga wala dito yung mga conference ko ng mga Carmelites dahil mayroon po kaming celebration mamayang hapon doon sa aming Carmelite Center sa New Manila. Ngayon po ay panglimang taon na po ako sa pagkapare. Na-orden po ako 27 years old. Ngayon ay 77 years old na. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos una sa lahat dahil sa kanyang pag-ibig. Ganon din ang tema sa linggong ito. Pag-ibig sa Diyos. Napakahirap isa buhay ang pag-ibig mula noong seminaryan pa ako hanggang noong batang pari ako. At sa iba't ibang mga misyon na napupuntahan ko, hindi naman madali dahil napadala ako sa iba't ibang lugar, hindi lang sa ating bansa, sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya naranasan ko ano talaga ang pag-ibig ng Diyos. Ang masabi ko lang, parang nasa loob, cool ka lang, kapit ka sa akin. Salamat pong Jesus Nazareno. Kaya yung atin pong tema ngayon na pag-ibig ay makita po natin sa dalawang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, hindi mahalata, pero kung makita ninyo sa Gawa ng mga Apostol, kung paano sinasabi ni San Pedro ang lahat, ito ay dahil sa pagtupad sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya ang ating Panginoong Hesus ay naroon at siya yung nag-alay ng kanyang buhay at marami pong naniwala, hindi lang ang mga Hudyo, bagkos na ipalaganap pa sa mga Hintel ang mabuting balita. Kaya sa ating pangalawang pagbasa naman, sa unang sulat ni San Juan, ang pinakamahalaga doon ay ang versikulo 8, kapitulo 4 ng unang sulat ni San Juan. Naroon po ang sinasabi na Theos agape isten, na na-translate naman sa Latin na Deus caritas is. Sa ating salita, ang Diyos ay pag-ibig. At kinakailangang mapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang paraan. Sa atin pong ebanghelyo ngayon ay napakaganda po na bahagi ng ebanghelyo na kung saan ito ang background dito, ang ating Panginoon ay kasama yung mga apostol, nagkaroon ng huling hapunan, hinugasan yung mga paa ng kanyang mga apostol at nalungkot ang mga apostol sapagkat handa na siya bilang tupa na alay na siya po'y mamatay. At dahil doon, ang kanya pong hinahabilin ay tungkol sa pag-ibig. Mahalaga po dito yung versikulo 12 ng Ebanghelyo ng San Juan, Kapitulo 15, na kung saan sinabi ng ating Panginoon na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Napakahalaga po yan na dahil ang atin pong Ebanghelyo ngayon ay nagsabi na ang lahat ng pundasyon ng salita ng Diyos, o masabi natin, ang Biblia, ang pinakapundasyon sa Biblia ay ang pag-ibig. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos na dakila ay tinutugunan ng kanyang mga hinirang na unang mga tao na sa Israel, kung paano ito ang mga patriarka at mga propita ay nagsabuhay nito at itinuturo sa kanilang mga tao, lalo na si Moises at ang mga propita na kung saan sila ay hindi tinatanggap at hanggang sa panahon na kanyang ipinapahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamagitan ng ating pong Jesus Nazareno na kung saan nagtuturo siya. At hindi lang nagtuturo, gumagawa ng paraan upang makihalubilo, makilahok sa lahat ng mga buhay na kung saan
tinuturing na hindi gagawin ng isang rabi sapagkat tinuturing siyang rabi, pero nakilahok siya sa mga nasa mahirap, sa mga salaylayan ng lipunan. Kanya pong nilapitan ang mga may kitong, ang lahat ng mga bulag ay kanyang pinagaling upang makakita ng katotohanan. Ang mga pilay ay kanya pong pinalakad upang maglalakad na at magiging totoo na sa kanilang buhay. At ang lahat ng mga may sakit ay kanyang pinagaling upang ang lahat ng mga may sakit at iba pang may kapansanan na hindi naging bahagi sa tinatawag na hinirang na bayan ng Diyos o chosen people of God ay maging buo na, mabukod na ang tunay na sambayanan ng Diyos dahil sa ginagawa ng ating Panginoon hanggang sa ngayon. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ang kanyang habilin, sinasabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At sinasabi sa versikulo 14, kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, walang pinakadakila na pag-ibig liban sa isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. At anong ginawa ng Panginoon? Nag-alay ng buhay para sa atin. Ang kanyang buhay ay hindi para sa kanya. Una sa lahat, para sa Ama upang tuparin ang pangako niya, ng Ama na iligtas tayo dahil may pag-ibig siya sa atin. At dahil sa dakilang pag-ibig niya, nag-alay siya ng buhay upang ipahayag niya na hindi man tayo karapat-dapat na kanyang tubusin, ay kanyang ipahayag at ipinapahayag at laging ipahayag na ang Diyos ay pag-ibig at dapat tayo'y mamuhay sa pag-ibig sapagkat sinasabi, handa siyang nag-alay at nag-alay nga ng buhay tayo na tinuturing niya na hindi na mga alipin bagkos tayo ay inaari niya na mga kaibigan. Kaibigan na handang mag-alay siya ng buhay para sa atin. Sa ating panahon ngayon, nagkukulang po tayo sa pag-ibig. Ang salitang pag-ibig dito sa ating Ebanghelyo, ang ginagamit po ay agape. Pero, sa salitang Grego, may lima pong salita sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros, na ito yung pag-ibig na may paghangad sa laman. Pangatlo, sinya, na kung saan ito ay mutual understanding o pag-uunawaan. Pangapat ay storge, ito yung pag-ibig na tinuturing mo yung kapwa na parang bahagi ng pamilya. At panglima, agape, na tunay, dalisay, at banal na pag-ibig. Ito yung ginagamit sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 15. Kaya, hindi lang ordinaryo na pagmamahal. Hindi lang ordinaryo na pag-ibig. Wagas, dalisay, tunay na pag-ibig ang inaalay ng ating Panginoon. Paano naman tayo magresponde o tutugon ito? Una, mamuhay sa pag-ibig at gagawa ng dahil sa pag-ibig. Kapag ka may pag-ibig, ayon pa ni Santa Teresita de Jesus, kahit gaano ka ordinaryo na bagay, ay maging espesyal na. Kaya gagawa tayo ng may pagmamahal. Bigyan natin ang pag-ibig ng paraan upang lumago na isang kultura ng pag-ibig sa mundo na puno ng pagkahiwa-hiwalay, pagka-watak-watak. Mundo na kung saan naging material, mga gera at hindi pagkakasundo upang ang buong mundo kapag ka mabalot na sa pag-ibig at hinding makikita na mayroong Diyos. Sapagkat sinasabi sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Versikulo 8, ang Diyos ay pag-ibig. Naway, ang Diyos nga ay siyang maghahari sa ating mga puso at mabuhay tayo sa pag-ibig. At ang pag-ibig ay siyang magbigay ng galak at ligaya sa atin sapagkat iniibig tayo ng tunay ng Diyos. Kaya
Call ka lang. Sagot ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Amen? Purihin natin ang Diyos.